poisoned or intoxicated dog or cat. Ano nga ba ang dapat natin gawin kapag nangyari ito sa inyong mga alaga? What's that? Hi, Amber. Amber. Gagaling ka, no? No. Hi. Say hi. Yes. Dog Gelo again of Zootopia Animal Clinic. And in this video, I'm going to discuss ano nga ba ang dapat gawin kapag ka-suspected ang inyong aso o pusa ay na-poison o kaya nakainom ng isang gamot o kaya pagkain na bawal para sa kanila. So, ano nga ba ang mga pinaka-common na pagkain o kaya chemical na maaaring ikapahamak ng inyong mga alaga? So, andyan ang avocado, andyan ang grapes, andyan ang chocolates, andyan ang macadamia. And also, shockingly, maaaring makalason sa inyong aso o pusa ang onion at garlic. So, ang toxic dose ng onion at garlic for dogs is 10 milligram per kilogram and for cats is 25 milligram per kilogram. So, yan yung mga pagkain. And doon naman sa mga chemical, meron tayong mga carbamates o yung mga ginagamit nating snail baits. So, organophosphates or mga insecticides na kadalasan natin ginagamit sa ating mga garden. Meron ding lead. And then, meron ding rodenticides na pampatay sa ating mga daga. And also, tandaan ninyo, paracetamol. Huwag na huwag kayo magbibigay ng paracetamol sa inyong mga pusa. At immediate death ay maaaring mangyari at toxic dose ay ma-meet. So, aside from that, meron pa ba tayo na-miss? Napakaraming klase pa ng maaaring ikamatay or ikapahamak ng inyong dogs, pero yung mga pinaka-common na yun, ang mga always na nai-encounter nating case dito sa Zootopia Animal Clinic. Just for example, this patient na ipapakita ko, okay, yan ay suspected of cane toad poisoning. So, siya ay nag-show ng sign of seizure, involuntary muscle movements, and then excessive or hypersalivation, vomiting, and also tremors. So talagang kawawa yung dog. And sadly, ang dog na to ay hindi nakasurvive afterwards. Ever mangyari sa inyong aso ito at makakain sila o makatila ng pagkain or mga chemical na bawal sa kanila, ano nga ba ang inyong mga dapat gawin? Una sa lahat, kapag nag-show na sila ng signs ng toxicity, make sure to protect yourselves because magkakaroon sila ng unnecessary chances of biting. So, maaari sila maging agresibo at magulat na lang kayo, bigla kayo makagat. So, make sure to protect yourselves. As much as possible, restrain yung animal at hindi niya kayo masaktan at hindi niyo rin siya masaktan. So, second thing to do is decontamination. Once ma-identify ninyo na nagsushow ng signs ang inyong dog ng toxicity, immediately, kumuha kayo ng wet na rugged or basahan. So, basahin nyo yun at mag-ready kayo ng clean water beside. So, punasin ninyong maigi yung kanilang bibig, lalo ang kanilang lalamunan. Kung hindi man sila maging agresibo or hindi sila magkaroon ng stiffness ng kanilang bibig, you can dump or pwede nyo punasan yung kanilang bibig. And also, pwede nyo mag-ground down kayo ng tubig, konti lang at hindi pressurized dun sa kanilang mouth para ma-wash off yung mga toxins or lason na maaaring nandun pa sa kanilang oral cavity. And then, that's what we call decontamination. So, kailangan natin silang i-wash off. And then, make sure lang na mag-ingat kayo sa paggawa ng ganitong procedure. If hindi man ganun katagalan pa nung ang aso ninyo o pusa ay nagpakita ng clinical signs, pwede kayo mag-try mag-induce ng emesis or pagsusuka. Only if ang suspected na nainom ng inyong aso o pusa ay hindi corrosive chemical. But if this is a poisonous food or drug, you can induce emesis by ito. Pwede ko kayong suggestan at pinaka-safe sa inyong mga bahay ay hydrogen peroxide. So, you can induce around 25 to 30 milligram, pero it depends on the weight of the dog. Pwede kayo magbigay ng hydrogen peroxide sa kanilang bibig.
at painumin ito sa kanila para mag-induce to ng vomiting. And pwede rin kayo maglagay ng around 2 tablespoons of dishwashing liquid sa kanilang dila para sila mag-induce ng vomiting ito. At ang purpose nito is ma-prevent natin yung further absorption ng lason or ng pagkain na nakalalason sa kanila at hindi na ito mapunta pa sa kanilang sistema. If ever man na ang kanilang clinical signs ay medyo matagal na nagpe-persist bago pa ninyo napansin, make sure lang po na dalin nyo agad ito sa pinaka-nearest veterinary clinic para ma-address agad to ng doktor, dahil yung mga home remedies na binibigay ko sa inyo ay applicable lamang kapag ka-very recent lang yung nangyari at may chance pa tayo mailabas kung ano man yung nasubo nila o nakain. And once dinadala ang dog na intoxicated sa isang veterinary clinic, ang first action of the veterinarian would be ABCD. ABCD, so A will stand for airway. So make sure lang na the dog is breathing properly. Otherwise, if mawalan ng supply ng oxygen ang kanyang utak or ang kanyang katawan, medyo magiging alanganin ang kanyang pag-survive. So, second to consider is letter B, stands for breathing. So, if your dog is not breathing manually, make sure na ina-assess namin yon at kami na ang nag-induce ng manual breathing sa dog by resuscitating siya. So, third consideration is letter C. So, C stands for cardiovascular. So, we assess yung heart rate ng pasyente if it's pumping pa or not. And then, usually, we put an IV fluids na because usually, inaano natin yan. Pinapabilis natin yung kanyang urine output, lalo kung masyado na matagal ang absorption ng kanyang toxin substance or pagkain. Para ma-flush daw natin sa sistema niya yung lason, pinapabilis natin bolus yung kanyang IV fluids para yung urine production will be fast and yung excretion ng lason ay mas mabilis. And D stands for drugs, so that's been done here sa mga vet clinic. So we are equipped with drugs that could help the dog sa mga ganitong case. So ang pwede natin silang bigyan ng gamot sa seizures at pwede natin silang bigyan ng gamot para sa pagpapabilis ng blood pressure para yung urine output ay bumilis din. So that's the initial actions of a veterinarian kapag mayroong intoxication case. So A, B, C, D, we assure yung airway, we assure yung breathing, we also check for the cardiovascular integrity ng dog, and last but not the least is the drugs. So we give drugs to help the patients. Make sure lang na magkaroon kayo ng thorough investigation sa inyong mga bahay kung ano yung mga maaaring substances or pagkain na na-ingest ng inyong dog para mabigyan nyo kami ng idea or heads up how to handle yung mga intoxications na ito. Some cases, if available, activated charcoal can be given orally. So, it helps na absorb niya yung toxins at hindi na ito mapunta pa sa sistema ng inyong aso. So, if available lamang ito, maaari itong gamitin. Again, it's unactivated charcoal. And aside from that, if the patient ay makasurvive with the series ng intoxication, meron lang tayong confinement na gagawin. I-handle natin, i-check natin yung kanilang kidney and liver, if okay ba ang status nito after the intoxication. And then, usually, nagtitreat tayo for a couple of days until bumalik sa normal yung pasyente. So, yan yung mga considerations natin na dapat gawin kapag ang inyong aso o pusa ay nakainom or nakakain ng substance or pagkain na hindi nararapat or maaaring makasama sa kanila. And then, just make sure lang po that you're always looking out sa inyong mga dogs at sa kanilang surroundings para maiwasan yung mga gantong pangyayari. And also, sa mga ganitong cases, make sure that you have the number ng mga veterinary clinics or emergency vet clinics around your area para in terms makatawag kayo agad sa kanila at makahingi kayo ng guidance. So, ingat-ingat lang at I hope hindi ito mangyari sa inyong mga aso. That's everything about this video, and I'm very sorry for those na nagko-comment na hindi natin masagot. I'm very, very, very busy at hindi ko maipapangako lagi tayong online.
And I hope na you understand that hindi lahat ng topics ay maaari ko or kaya natin i-discuss ng sabay-sabay. So kung hindi man natin ma-meet ang inyong expectation sa content na gusto nyo marinig, mag-comment lang kayo. So comment down below and try to tell me what you want to hear and I'll try to make a video about it. So that's it. Salamat sa inyong pakikinig. So again, please subscribe to this channel and ring the bell for more notifications. And then I hope nakatulong itong video na ito sa inyo. And then thank you for watching. See you on my next video. God bless.